Hello guys, mga tol, mga pre, mga bro. At ito na nga, magbabalik na tayo sa ating favorite game na Minds of the Larnia. And yes guys, ngayon pag-uusapan natin ang isa sa mga game features ng Minds of the Larnia na inaabangan talaga ng lahat ng players. And yes guys, yan ang walang iba kundi ang Mod Bots. Okay, so ang Mod Bots ay isang idle game guys. So kailangan mong gumamit talaga dito ng strategy para mako-survive or para survive sa mga storms. Ang tawag nila dito ay storms. Anyway, makikita natin yan mamaya. So tara, try na muna natin itong buksan. Bagong lahat guys, kailangan pala nating mag-register bagot natin pwedeng i-access ang Mod Bots. Click lang natin itong register wallet natin and then send lang natin yung transaction sa ating MetaMask wallet. And then, eto na guys, i-confirm lang ninyo. I-confirm lang and then, yan na, send ulit for the transaction number 2. Confirm lang ulit ninyo sa inyong MetaMask wallet. And then, eto na, confirm ulit. At yan na, pwede na tayong maglaro guys. And sign up successful. You are now ready to operate your mining company. So let's get started. Okay, so welcome to ModBots. You can build up to 6 ModBots per day. So 6 lang daw ang limit. So each ModBot is built from a different resource. Clicking build and deploy will burn those resources to create the bots. Okay, so isa to sa mga magandang features ng ModBots dahil nagbo-burn ito ng mga resources. Hinahanap nila sa isang game yung nabo-burn yung mga resources para hindi nag-over supply. And then ang ginagawa natin dito guys ay kailangan nating mag-earn or mag-gather ng moon chips. So the more moon chips you collect, the larger percent of the dark distribution you will receive at the end of the season. So kung nakita ninyo yung 12,500 dyan, yan pag-ati-atian dyan ng mga players, depende sa moon chips na nag-gather nila sa season na yon. Okay, so yan, miner bots natin, it gives you velocity to mine moon chips. So yan, and then we have our defend bots to give you defense to protect your miner bots from storms. And then we have the repair bots to give you efficiency to repair your defend bots from storms. So ano ba kasi yung storms na yan? Yan ang mga sumisira sa mga miner bots natin. Okay? So pag nasira yung mga miner bots natin, hindi tayo makakapagmina ng moon chips at wala tayong magagather or ma-accumulate na moon chips. So ang kailangan natin dito ay protekta natin yung miner bots natin sa mga storms. So ito na guys, tara laruin na natin. By the way guys, ayan, late na ako. It's day 5 na. And pwedeng bukas magkaroon na yan ng storm. Kasi nga, according sa tutorial kanina, pag day 6 dyan, usually nagkakaroon na ng storm. So late na tayo dahil galing tayo sa YGG Davao. At hindi tayo nakapag-deploy ng mod bots. Anyway guys, ayan, tignan niyo season 3 na ngayon. Okay? So napakaganda kasi ng game feature na to. Ayan, merong season 1 na season 2 at ito na nga ang most awaited na season 3. Okay? So ngayon guys, actually medyo ano tayo dito, late na tayo. So dapat nagbi-build na ako ng mga defenses ko. Pero right now I'm just going to be aggressive. Maging aggressive muna ako. And then let's see, sa day 6 na lang diyan ako mag-strategize ng aking defense. So bili na tayo ng siguro tatlo. Okay, tatlong miner bots. Okay, na plus 10 per day. All right, and then siguro protect na natin siya, no? So that's 30. Protect na natin kaagad 'to. Okay, so ganito lang mag-deploy, guys. Anyway, medyo complicated pa siya ngayon, pero sa mga susunod na videos natin explain pa natin yung iba, pero ganito lang talaga siya laruin. All right? Yan, so highlight. Okay. Anyway, deploy tayo diyan. Tapos isa dito. 60. Oh, pwede na siguro 'to. Okay? Yes. I guess. Pwede. Bawasan natin 'to. Lagyan pa natin ng isa. Okay? Yan. So protect lang natin yung ating mod bots. I mean miner bots. Okay, and then approve lang natin ulit sa ating wallet. Okay, click on confirm. And then yan, na-confirm na natin. So, i-deploy na yan guys. So, waiting lang tayo. Okay, so refreshing. Ayan. So, yan, kagaya nga nang sabi ko, this is just an idle game.
Alright, so pagka-deploy mo dyan, antayin mo na lang. Nag-earn yan per day. So meron tayong 40 total velocity, meron tayong total defense na 60, at meron tayong total efficiency na 240. So kailangan lang nating i-defend yung mga bots natin dito, yung mga mod bots natin, at kailangan nating mag-accumulate ng maraming moon chips. Okay, so ganun lang siya, guys. Ganun lang siya kadali laruin, pero sabi ko sa inyo, inaabangan nila yan kasi para siyang mind games. Okay, so kung tapos nyo na yan, pwede na kayong maglaro ulit kagaya ng gagawin natin ngayon. And maraming salamat, guys, at yan ang Mod Bots Season 3. So see you guys ulit sa susunod nating video about sa Mod Bots. Peace out!